Ray, ang bansa ba nang galing itong mga smuggled meat at may mga tips ba na ibinigay ang DA para matukoy ano ng mga mamimili kung expired na yung karne? Aga, ito yung mga German pork at Indian buffalo ang mga nasabat na mga produkto. Ayon sa Department of Agriculture, ipinagbabawal ang pag-aangkat ng karne ng baboy lalo na sa Germany. Noong nakarang linggo ay milyong-milyong halaga ng mga smuggled na produkto ang nakumpiska ng DA Inspectorate and Enforcement Office sa Bulacan. Nadiskubring expired ang mga ito at nire-repack na lamang. Hinikayat ngayon ng DA ang mga restaurant lalo na ang mga karinderya na hingin sa kanilang mga retailer ang sertifikasyon na dumaan sa pagsusuri ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kanilang binibiling karne. Sa ganitong paraan ay makatitiyak na ligtas itong kainin. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Cristina Evangelista, dapat ay kilatisin na ng mga consumer ang bibilihing karne. Hindi anya dapat na maputla at hindi rin ito slimy o madulas. Amuin din ang mga ito kung hindi pa mabaho. Ayon kay Asik Evangelista, nagkalat din ngayon ang online selling ng mga frozen meat. Make sure hihingin niyo po doon sa nagbebenta sa inyo kung saan po nila kinuha at kailan po nila nakuha ang mga frozen meat na yan. Kahit ito po ay repack, dapat po nakalagay doon sa packaging kailan ito na repack dahil ito po ay batayan ng expiration date. Ayon sa opisyal, sa mga kumakain naman sa mga karinderya, mag-ingat sa mga ulam na mababa ang presyo. At worst is talaga po, eh kung expired na yan, eh siguro po napakamura talaga yan. Kaya yung presyo din siguro, tingnan natin kung magkano yung ibinebenta ng isang karinderya. Medyo mag-isip-isip po tayo kung sobrang mura. Hinihikayat ng DA ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pag-inspeksyon sa mga kainan para masigurong ligtas ang mga inihahain pagkain sa publiko. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo.